Paano magtatagal ang isang relasyon hanggang forever? Sawa ka na ba sa short time? Pagod ka na ba sa kalokohan? At ngayon, nasa isang bagong nagsisimulang relasyon ka. Gusto mong magtagal kayo at makamit ang forever na inaasam. Lahat tayo dumadaan sa isang pakikipagrelasyon. Nagmamahal. Minsan, parang ihip lang ng hangin. Minsan naman, tumatagal ito ng ilang buwan. Pero hindi ba't mas maganda kapag tumagal ang isang pagsasama? Mas maraming alaala ang mabubuo. Mas matatag ang pagsasama. At kasabay ng pagtagal ng isang relasyon, ay palit ng palit ang inyong hakbang tungo sa tinatawag nilang forever. Narito ang ilang steps at tips na maaari mong sundan upang tumagal ang inyong relasyon. Ang mga paraan na ito ay nakatago lamang sa puso mo at nakihintay na ito ay tuklasin mo. Pero marahil ay nahihirapan kang hanapin ang mga dahilan na ito sa ngayon. Sa panunood at pakikinig mo sa vlog na ito ay hangad ko na sana marami kang matutunan at makilala mo ang iyong sarili at ang mga paraan upang magtagal ka sa isang relasyon. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakiclick ang like, subscribe at bell buttons para maging updated ka sa iba ko pang i-upload na videos. Maaari mo rin itong i-share sa FB at sa ibang social media applications. Paano magtagal sa isang relasyon? Una, matuto kang magbilang. Oo, alam ko, ayaw na ayaw mo sa math. Ayaw mong magbilang. Pero sa isang relasyon, kailangan mong matutong magbilang. Alamin mo kung kailan sobra. Tandaan na lahat ng labis at sobra ay nakakasama. Bakit ba kailangang magbilang sa isang relasyon? Dahil ang relasyon ay pandalawahang tao lamang. Dalawa lang, hindi isa, hindi tatlo, hindi apat. Pag alam mong dalawa na kayo sa relasyon, huwag ka nang magdagdag pa ng iba. May mga tao kasing hindi marunong magbilang. Ang relasyon na pandalawahang tao lamang ay dinadagdagan. Ito ang pangunahing dahilan kung maraming relasyon ang nawawasak dahil sa pagkakaroon ng third party. Pangalawa, tiwala. Ang hindi pagkakaroon ng tiwala sa isang relasyon ay isang malaking kalokohan. Simula't simula pa lamang ay dapat may tiwala na kayo sa isa't isa. Hindi mabubuo ang isang magandang relasyon kung walang pagtitiwala. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay magkasama kayo. Ang tiwalang ito ay nangangahulugan na hindi ka hahanap ng iba kung wala siya sa tabi mo. Hindi ka magkakaroon ng anumang relasyon sa iba na higit pa sa isang kaibigan. Dahil sa pagiging close mo sa ibang tao, nag-uugat ang pagsiselos. Pangatlo, pagkakaunawaan. Nakapaloob sa pagkakaunawaan ang pagkakaroon ng open communication. Dapat ay magkaroon ng pagkakaintindihan, pagpaparaya, konsiderasyon at tiwala. Sa bawat desisyon ng iyong partner, dapat magbigay ng suporta at huwag mahihiyang magbigay ng sariling opinyon. Huwag kalimutang mag-usap bukol sa mga bagay na bumabagabag sa inyong relasyon. Communication is the key. Maaaring isa kayong nasa long-distance relationship, pero hindi na imbento ang Twitter at Facebook for nothing. Oo, maaaring sobrang busy kayo sa ngayon at bihira na kayong magkita. Pero make time to talk. Gawan ng paraan upang makapag-usap. Meron namang cellphone at messaging applications. Ang kawalan ng communication ay maaaring magdulot ng mga misunderstanding na maaaring makapinsala sa isang relasyon. Dahil magbubunga ito ng iba't ibang espekulasyon. Kung walang maayos at matinong pag-uusap, lumalabas ang kung ano-anong konklusyon at haka-haka na wala namang basehan na kadalasan nating iniisip dahil paranoid na tayo para sa isang relasyon. Dapat sa pag-uusap ay mayroong tamang communication. Huwag kayong magsigawan na parang nasa isang palengke. Hayaang matapos magsalita ang isa bago ipahayag ang iyong saloobin. Iwasan ang sigawan. Shouting will not solve your problem. At kung nagbigay ng paliwanag, ay sikaping huwag na itong pagdudahan. Tiwala nga, di ba? Pang-apat, loyalty. Dapat magkaroon ng tiwala sa isang relasyon at sa iyong sarili. Huwag makipaglampungan sa iba kung alam mong mayroon ka ng karelasyon. Huwag magpapadala sa tukso.
Maaaring may mga ibang tao na gusto kang kumalas sa inyong relasyon, pero stay strong. Maging matatag at huwag kang lilingon sa ibang tao. Meron bang babae sa gilid mo na todo ang makeup at pagkapacute, o lalaki na aali-aligid, gwapo, matangkad? Huwag kang bibigay. Tandaan mong may minamahal kang iba, at ang pagmamahal na yon ay nagiging matatag sa bawat nalalagpasang pagsubok. Ang mga nabanggit ko ay ilan lamang sa mga paraan upang magtagal at mapatatag ang isang relasyon o pagsasama. Dapat higit sa lahat ay pagmamahal ang maghari sa pagitan ninyo. Kasi kung talagang mahal mo ang isang tao, makakaya mong maging matapat kayo sa isa't isa anuman ang dumating na pagsubok. Maraming salamat sa panonood at sa inyong patuloy na pagsuporta. Sana ay makamit ninyo ang tinatawag nilang forever.